Good day mga lods, so PBE updates. PBE semi-finals best of 5 series sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel versus San Miguel Vermin, Magnolia Chicken Templados versus Phoenix Super LPG. So nakauna na nga dito ang Magnolia at San Miguel Vermin, kaya ang katanungan natin ngayon ay 2-0 na ba or tatabla para sa game 2. Ito ang ating alamin sa video natin ito, ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat mga lods. So unahin natin itong labanan ng Barangay Hinebra San Miguel versus San Miguel Vermin, game 1 ng best of 5 semifinal series. So nakuha nga ang Isimbi ang unang panalo kontra dito sa Barangay Hinebra San Miguel sa score na 92-90. So pinangunahan itong ni CJ Perez ang Vermin sa kanyang naitalang conference high, 26 points kasama ang ilang importanteng basket para tulungan ang Vermin sa 1-0 panalo sa best of 5 semifinal series. So dito nga mga lods ay akala nga natin ay nakuha na ng Barangay Hinebra San Miguel ang momentum nang umiscore itong si Scotty Thompson ng isang mahirap na layup, at sinunda naman ito ng isang basket ni Japheth Aguilar para kunin ang kalamangan ng Barangay Hinebra San Miguel 79-73. Pero sumaglit lang ito mga lods at sumagot naman itong si CJ Perez ng 5 puntos sa 7-0 miniran ng SMB upang kunin ulit ng Vermin ang kalamangan 92-85. Meron pang 2 minuto at 35 segundos ang natitira sa huling kanto ng laro. So nakuha din ni Perez ang isang offensive rebound para dito sa isang napakahalagang posisyon. Pero sumagot naman ang Hinebra ng isang 5-0 run para itabla ang score sa 90-all. Pero meron pa itong 1 minute ang natitira sa orasan ng huling kanto. So na-foul naman ni si Stan itong si John Mar Fajardo sa isang rebound play na nagresulta nga dito ng 2 free throw para kay John Mar Fajardo. Ngunit sumablay nga ang isang free throw ni John Mar Fajardo at naipasok naman niya ang isa, kaya ang naging score ay 92-91, lamang ng half shot ang Vermin. So sa position nga ng Hinebra ay may pagkakataon sana lumamang sa tira nga ni si Stan, ngunit hindi nga ito pumasok at na-tip in ulit ni Perez ang bola papunta kay Chris Ross. At na-foul naman itong si Chris Ross, pero kasamang palad namintis ni Chris Ross ang 2 niyang free throw at na-airball pa nga ang isang tira nga niya dito. So hindi na-control ng Gene Kings ang bola at nakuha naman ni John Mar Fajardo ang rebound. So na-foul ulit itong si John Mar Fajardo at nabigyan ng 2 free throw. Pero katulad nung kanyang unang naging free throw ay isa lang ang naipasok nitong si John Mar Fajardo, kaya ang score ay 92-90. May pagkakataon pa sana ang Gene Kings na maipatabla o sa 2 points or may panalo ang laban sa isang 3 points. Ngunit nagkaroon ng crucial game turnover ang Gene Kings. Mayroon na lang 9 seconds ang natitira sa huling kanto nga ng quarter. So nagresulta nga na ito ng panalo sa SMB. So karoon sila ng 1-0 lead nga dito sa semifinal series. So ayon nga kay Coach George Gallant ng SMB, ang panalo ng Vermin ay full credit nga niya dito sa kanyang mga player dahil sa magandang depensa na binigay sa Gene Kings. So si Vinny Botright ay umiscore ng 23 points, 12 rebounds at may 5 assists para dito sa San Miguel Vermin, at tumulong din itong si John Mar Fajardo ng kanyang 18 points, 9 rebounds. Si Stan Arjuner para sa Barangay Hinebra ay meron 21 points, 11 rebounds, at si Tony Bishop may 20 points at 11 rebounds. At hindi naman nakalaro itong si Terence Romeo dahil meron itong iniindang injury sa kanyang sprained ankle. So ngayon ang katanungan natin, sa game 2 ay makukuha nga ulit ba ng San Miguel Vermin ang panalo or tatabla itong Barangay Hinebra San Miguel sa game 2 kung saan gaganapin nga ito sa MUA Arena ngayong Friday. So kaabang-abang ang magiging labanan ng Barangay Hinebra San Miguel at San Miguel Vermin sa game 2. Kaya ito nga mga lods ang malaking katanungan ngayon, kung makakatabla nga ang Barangay Hinebra San Miguel
or aabante ito nga San Miguel Vermin dito sa kailang Best of 5 Series Semifinals. So kayo mga Lods, so ano sa tingin nyo, tatabla ba or aabante na sa 2-0 lead ito nga San Miguel Vermin? So dito naman tayo mga Lods sa pangalawang semifinals Best of 5 matchup sa pagitan ng number 1 na Magnolia Chicken Templados versus number 4 na Phoenix Super LPG. So ang Magnolia Chicken Templados ay alam naman natin na paborito sa season na ito dahil sila nga yung nanguna dito sa elimination. Kaya sila yung yamado sa laban na ito. Nagulat din tayo dito nga mga Lods sa ginawa nga ni Coach Jamai Karin na ginawa niyang starter ang kanyang second unit. Ngunit hindi nga ito nagtagal dahil nang naipasok ni Pulley ang kanyang isang 3-point shot ay bigla nga itong pinalitan agad ni Coach Jamai Karin ng Phoenix Super LPG ang kanyang starter. So ibinalik niya ang kanyang mga initial starter dito sa laban na ito. Kumbaga sa tingin nga natin dito nga mga Lods, katulad ito nung ginawa ni Alex Compto ng Alaska, kung matatandaan natin, sa labanan ng Alaska versus San Miguel Vermin, kung saan umabot sa Game 7 nga ito, ay pinasok nga din ni Coach Alex Compton ang kanyang mga second unit at panandalian lang din to. At nagbigay naman dito si Coach Jamai Karin ng kanyang sagot patungkol nga dito sa ginawa niya at ayon nga sa kanya para magkaroon ng experience lahat dito nga sa semifinals ang kanyang mga player, kaya dito nga pinasok nga ang kanyang second unit. Maganda ang naging laban ng dalawang kupunang ito dahil hindi nga naglalayo ang score dito mga Lods. At ito nga minsan pa nga, lumamang pa nga dito ito nga Phoenix Super LPG sa Magnolia Chicken Templados. Maganda rin ang depensa na pinapakita nito nga Phoenix Super LPG. Ang masama nga lang dito nga mga Lods ay nag-collapse nga lang sila sa dulo. So alam naman natin na itong Magnolia Chicken Templados ay lamang sila sa experience pagdating dito sa playoffs. So ito yung nakikita natin na kalamangan dito ng Magnolia Chicken Templados. So mayroon pa sanang pagkakataon itong Phoenix Super LPG na madalas sa overtime itong laban kung naipasok nito ni Jason Perkins ang kanyang panablang 3-point shot. Mayroon na lang natitirang 3.8 seconds sa fourth quarter, ngunit nagmintis nga ito at tuluyan na ngang nakuha ng Magnolia Chicken Templados ang panalo. So ang tanong natin ngayon ay makakatablaga ang Phoenix Super LPG sa game 2 nga nila sa Friday na gaganapin sa MOA Arena. O kaya dito nga ay aabanti na rin sa 2-0 itong Magnolia Chicken Templados kung makukuha naman nila ang panalo sa game 2. So antabayanan natin at abangan natin ang magandang laban ng semifinals ng PBA Commissioner's Cup dahil alam naman natin dito nga mga Lords ay maganda ang nakikita nating laban sa pagitan ng apat na kupunang ito. So kaabang-abang ang laban ito kung makakabawi nga dito itong si Jonathan Williams sa kanyang masamang laro dito nga sa game 1 na mayroon lang siyang 11 points at saka 18 rebounds. So maraming salamat mga Lords.